aalis ngayon. Ala. Punta kami doon sa bahay. Papa-estimate na namin kay engineer. Ito nga palang lipstick ko is, Colorette. Muddy Shade. Ang ganda nito, guys. Hindi ko to ang dami ko na na-try. Parang ito yung pinaka-fave ko talaga. Kasi siya, lightweight. Hindi siya talaga nakakairita. At para siyang water-based. Tapos pag nag-dry siya, as in matte. Matte type. And kiss-proof to. Dagdagan lang. Kahit padagdagan to, hindi siya makapal tingnan. Ayan. Akala lang mukhang Pag nag-dry yan, okay na siya. Tapos, magkikilay lang tayo. Asan yung pangkilay ko? Ayun, magkikilay lang tayo. Pawis sa pawis na ako eh. Kami bagong ligo, tas pawis na pawis. Haba, naka-ano ka pala. Hindi ako marunong magkilay, guys. Pero syempre, parang iba na rin yung ng kilay ko. Susundan lang natin yan. Parang alam niya, parang manipis siya. Ayan, ganun lang. So, itong gamit ko yung brush. Brush na ganyan. Kasi hindi pa ako marunong sa pencil. At saka yung iba pag nagkilay, ang daming di ba? Ang daming proseso. Sa akin ganyan lang, tapos susuklayin ko lang. Medyo pantayin lang natin dito. Ayan, minsan napapakapal. Ayoko naman ng parang pininta. Alam niyo, parang ginuhit. So parang nagpe-fade dito. Kaya i-blend natin. Wow, blend! Ayan, ganyan lang. Tamang ganyan na lang yung yung kilay ko. Tapos, ang banas, maglalagay lang ako nito. Pink flush na number 5. Pang ko dyan sa mga spot-spot na yan. Liquid to. Liquid siya. Tapos, di na ako gagamit ng pang-blend. Ang tawag doon? Ay, ibang color yata to. Yung beauty blender ba tawag doon? Ayan, igaganyan ko lang yan. Doon tap. Doon sa mga pinagpeklata ng tagyawat. Ayan. Hindi ako magaling tag doon. May tawag dyan eh. Correction. Correction. Yung ng mga tago ng mga peklat. Kung ano lang yung kaya kong style ng pagbe-blend. Nag-dry naman na yan mga peklat ko. Kaya lang problema ko bakit ngayon nag-iitim yung peklat ko. Hindi ko alam kung kasama din yun sa dahil nababago na daw yung hormones. At tumatanda na. May menopause na. Ganon. Dati hindi naman ganyan yan eh. At hindi din siya sabay-sabay lumabas yung mga pimples ko. Ayan, ganyan lang. Ito ang masyado eh. Pero sa hindi na yung masyado makikita. Nabawasan naman. Diba? Nabawasan, diba guys? So, yan lang ginagamit ko. Ayan. Yung mga natitira, i-patch-patch natin dyan. Sayang. Pink flush mura lang yan. Mga 100 plus lang yata yan. Student meal. Parang pagkain lang. Student meal. Pwede sa mga estudyante. Budget friendly yan. Yan pink flush. Ayan. Yung iba kasi dyan, nunal. Kaya mukhang siya. Okay na yan. Tapos yung dito. Rin to? Waterproof. Parang ganun. Yung matagal siyang matanggal. Kahit na basain mo siya, tapos anuhin mo siya ng tubig, and then sabon, hindi siya basta natatanggal. Kailangan talaga yung cleanser. Ganon siya. Wait, hanapin ko yung tatanggalin ko to. Alisin ko na kayo dito. Ayan, susuklayan ko lang si Chelsea. Nakasuklay ka na. Then, yung susi ng bahay. Kunin na natin mga susi ng bahay. Ngayon na lang ulit makakabisita. Bumisita na ako doon nung nagpakabit ng tubig. Bumisita na ako doon guys, nagpakabit ng tubig. Tapos, ito na ulit yung next. Wait lang. Ang dumi na ng bag ko. Masyado pala kayo nakahiga. Ayan. Madilim.
Tapos, nagre-record ba? Baka hindi nagre-record. Transfer ko lang itong mga wallet ko dito. Wow, mga wallet. Mga ano lang naman ang laman. Mga resibo. Ganyan. Tapos, ito, dalhin natin to. Di ko alam kung hanggang anong oras kami dun. Dadala din kami bumbilya kasi last time na check ko naman, okay na yun mga bumbilya dun. Gumagana. Kaya lang, yung mga saksaka, mga outlet dun, dadala kami extension. Siguro yung isa na ano namin para ma-check namin lahat. Tapos yung nireklamo kong pinto doon dapat napalitan na nila yon. Ang hirap nun i-ano. Ang hirap niyang buksan. So yung mga nireklamo ko doon, yung mga barado, yun lang ang hirap eh. Sa developer na yon, alam mo yung binili mo siya na dapat ready to ano na, to tira. Pwede nang tirahan as iwala ka na sana magpo-problema. Hindi eh. Dami mo pang i-re-repair. Kung pwede yung i-reveal yung developer. Oo, totoo. Kasi siya din ang developer dito sa bahay. Eh, kaya lang yun kasi yung developer na yun, yun na rin yung, kumbaga mas maraming hawak dito sa area namin, sa Laguna, ganyan. So, kaya doon na lang din kami. Next natin. Oh, halika na. Mag-aalas 9 na daw. Patay na yan. Mamaya, mag-ano tayo. Napaalis na kami, grabe, pawis na kami ni Chelsea. Parang hindi naligo. Naligo kami sa pawis. Pinagkakasya na yung sarili namin sa e-bike. Naka-shades pa si Chelsea, oh. Nag-ano pa talaga. So, doon na lang kami magkikita ni engineer sa site. Doon sa bahay. Kinuha niya naman na din yung address. So, doon na lang. Tingin ko nang papapasukin naman yun. Pero kung hindi, edi hintayin namin. Ayan, nandito na kami pero bibili muna kami ng bumbilya. Kasi wala kaming extra bumbilya. Meron pala doon, kaya lang, hindi na magandang ano niya. Luma na kasi yun. Gantay na lang kami ni Chelsea dito. Init. Na ano yung paa ko, gawa ng ano. Nakataas kasi to kanina. Hindi ko kasi to tinataas. Tinaas ni Papa Ryan. Matik yan, naka-close na. Sakit. Mainit pa man din. Tayo na lang namin nabili ng bumbilya. Tsaka tubig na iinumin. Kasi wala naman kaming dalang ano. Meron. Yan siya meron. Malamig, may yelo. Kaya lang natutunan kasi iba yung ano niyang plastic yan eh. Tunaw na yan. Ha? Ayusin mo yung ano mo. Gusto niya yung ganyang hairstyle. Okay, banas na banas. Itsurang hairstyle na ganyan. So, antayin natin. Hinayaan ko na yun si Ate Rian at saka si Papa Ryan sa loob. Sila na lang. Naiwan pa yung wallet eh. Buti na lang dala ko yung ano ko. Collection ko sa paninda. Kung hindi, wala kaming pera. Wala kaming pera. Nandun din na ATM. Dun sa isang wallet. Nagpalit kasi ako ng bag. Tapos nagmamadali kanina. Eh, tinanggal yun ni Papa Ryan yung wallet. Ayaw kasi talaga na nagmamadali. Biglang ano eh. Nagmamadali kanina. Tingnan yung lipstick. Di ba sabi ko sa inyo, pagka-apply ng basa pa siya, parang ang dark. Pero pag natuyo na, hindi na siya ganun ka-dark. Colorette. Maganda yan. Doon si Papa Ryan, nabili ng bumbilya. Doon sa una na yung pinunta, wala eh. Grocery kasi yun, mini grocery. So ito, I think meron kasi may nakalagay na Philip. Ayun. Philip. Nag-message na si engineer, so on the way na rin siya dito sa location namin. Dito na kami sa loob. Hindi kami sinita or tinanong ng guard. Hindi ganun kahigpit. Dapat mas mahigpit pa sila ngayon kasi marami pang ginagawa. Hindi. In-expect ko tatanungin pa kami, saan kayo man? Sir. Wala. Diretso na kami. Pinagbuksan na kami ng yung nagarang shing. Dito na, liko na tayo. Hindi ko napapakita yung daan, syempre. Mainit, grabe. Dami na nagpapagawa dito, guys. Sobrang, ano na, kami na lang siguro mapag-iiwanan yan. Mapipera yung mga katabi namin. Eto na, dito na tayo. Ano yan? Bakit meron, ano? Dito. Meron na pinto. Kada punta namin dito, meron na lang ganito. Ano to? Kanino to? Wait, anin natin yung susi. Meron ng bill ng ano, tubig.
Ayan, may pumasok dito. Baka inano nila yung ano. Check mo yung reklamo ko. Wait lang, dito lang natin lagay yung gamit. Merong ano. Ay, hindi na naman nila pinalitan ng ano. Bintana. Sabi ko sa inyo guys, yung developer na to, parang gusto ko na ano. Hindi pa rin nila pinalitan until now. Pupunta kami mamaya sa ano office. Tapos itong CR. Open mo nga itong CR. Ay, ano ka? Oh, hindi nga nila ginalaw, guys. Hindi nila to ginalaw. Wala silang ginawa sa reklamo. April 26 daw yung update niyan. So, nakakaumay na. Tapos, ang dumi nito. May pumasok naman. Hindi ko lang alam kung anong ginawa nila. Nasa kanila pa yung main, ano eh. Nasa kanila pa yung isang susi ng main. Bakit to yung ano? Nila ko to eh. Papa, ano nga yung ano natin? May lumalabas na tubig. Ay, andami ano guys. Ang lalaking ano. Ano to? Binahaya ng ano. Andami oh. Kailan lang ako pumunta dito? At nagdala kami ng pang spray. May Meralco na. Ayan. Meron na mga bills. Ano to? Meralco. Pag-ibig. So, sa pag-ibig and then Meralco, meron na. Lagay natin dito yon. Mamaya, pupunta na naman ako doon. Magre-reklamo na naman. Kaya, waiting na lang kami kay India. Nakakadismaya, guys. Kasi, ang daming ano. Alam niyo yun, malinis na siya nung ano eh. Tapos, may mga bakas siya ng ano. May mga bakas ng paa. Ayan, oh. Ang daming bakas ng paa, pero wala ka naman makikitang improvement. So, anong ginawa nila dito? Nagtataka lang ako eh. Malinis to last time, guys. Ano, as in, malinis. Ngayon, ang daming bakas ng... Hindi pa kami pwedeng mag-iwan ng ano dito. Ng gamit na kahit yung mga ano siguro. Balak namin maglinis. Kaya lang naiwan ko yung tambo. Naiwan ko yung pamunas. Kaya lang, ayan. Halatang parang may tumambay dito. Nasa kanila pa yung main na ano, main na susi na isa. Kasi nga, eto ngang bintana ay nirereklamo ko. Papalitan daw nila. Nung Monday nga, sabi ko. Pero nung pagbisita ko ulit para sa tubig, ganun pa rin yan. Then nireklamo ko sa developer. Dito sa office ay ano daw asikasuhin nag-email na ngayon ganun pa din naman. Kunin ko kayo, naiinis ako. Nakaka-bad trip guys, alam niyo 'yun. Bukod tangi itong developer na to, naiinis na ako. Ang dumi. May mga ano. Wala, hindi nila pinalitan yung ano. Hindi nila pinalitan yung bintana. Tapos may mayroon ditong ano. Tanggal na, ayan oh. Meron kasi ditong nakita nyo, kinuha siguro. Yun lang ang ano ko dito eh. Dapat meron ditong nakalagay na ano. Ito pa. So ito guys, ayan, sinabi ko na yan dati. Ilang kailan pa yon? April, 'di ba? March, April. Basta kung ano, kung i-check niyo yung update ko, yun din yung date na ano, na nireklamo ko yan. Pinag-abutan ko pa yun na nagpakabit akong tubig. And then ngayon, nandyan na naman. Siyempre, take out na to, kailangan talaga. Kasama kasi yan sa punch list. Ngayon, hindi naman nila ginagawa. So, hindi ko alam ba kung sa amin lang unit or sa iba din. Parang nakakainit na rin ng ulo, guys. Ayan o. Ito walang problema yan. Ito lang kasi sagot pa nila yan eh. Yung paglilinis na yan. Whew! Akala ko naman okay na. Akala ko naman guys okay na. Yung nag-email, nag-ano pa ako sa kanila sa Viber. Sabi daw pag may complain about sa tubig, pinakita ko yung picture. Tapos
sinend ko sa kanila. And then yung additional kong reklamo, final, pina-follow up ko, wala rin. Kasi ang reason nila guys, kaya hindi nila to talaga totally inaayos, kasi daw yung ibang bahay, ay yung ibang residente, yung kukumukuha ng bahay, pinapabago nila. So, sa akin naman, siguro sa ibang subdivision naman, sa ibang developer, kay papaayos mo yan or hindi. Ano eh, makukuha mo yan ng wala ka nang poproblemahin. Kasi sabi ko nga, guys, hindi naman ganun kadaling mag-ipon ng pangpaayos ng bahay, utay-utay lang. Pero etong nangyari dito sa bahay, parang ang dami talagang, hindi nila talaga inaasikaso. Kasi nga siguro dahil OFW si Papa Ryan, alam nila ako yung nag-ano dito. And then, hindi ko naman laging nabibisita. So, ganun. Andiyan na yata si engineer, guys. Ayun na. So, kausapin na lang namin. Ayan! Wait lang. Hello po. Good morning po. Si engineer. Okay, mamaya, ano ko sa inyo. Nag-uusap na sila, guys, ni engineer. So, mukhang yung partial na pag-uusap, nakuha niya agad yung bet namin design. Ayan, sa taas, titingnan na. So, susunod ako kasi syempre para malaman ko din. So, dyan muna kayong dalawa, ha? Taya yung ano, ha? Ayan, kasi ito, palak namin pa-extend. Para mas malaki space ng mga kwarto. Maliit to eh. I-check ni engineer kung saan ang ano. Naiya naman ako mag-ano eh. So yun guys, sa part na to ng video, nakamute to kasi nga hindi ko pwedeng iparinig kung ano yung pinag-uusapan ni Papa Ryan at saka ni engineer. So hindi pa kailangan i-reveal. Pero ina-estimate na yan, pinag-aaralan na ni engineer kung paanong extend yung gagawin dahil yung mga kwarto dito guys is maliit lang talaga. So pinakamaliit dito is yung kwarto ni Chelsea. So ayan, pinag-aaralan ni engineer kung paano yung extend na gagawin. And syempre si Papa Ryan yung mas pinakausap ko kay engineer dahil para malaman niya talaga yung gastos, diba? So si Papa Ryan ang magpo-provide niyan. Tayo ay taga-asikaso lang pag nandiyan na yung pera. So eto, may mga plano dyan na sinasabi si engineer na kung saan part yung dapat tibagin, i-extend. And then eto yung kwarto ni Chelsea na pinakamaliit na iniisip niya kung paano extend yung gagawin kasi sobrang liit talaga niya, promise. And then yung closet is mahirap paano isasalpak. So, yun. Ay, nadilim. Nadilim. Yan. Dito na lang para may upuan. Walang upuan dun. Tatayo na naman kasi may kusina. So, nagpa-estimate na kami. Di, saan ba maganda? Dito. Yan, nakatayo. Yan. So, na-estimate na ni engineer. Ni engineer Umali. So, lalagay ko na lang sa description box yung kanyang page kasi may page yun. Actually, kilala naman na din namin siya. Ang maganda kasi kay Injiro Umali, hindi siya yung, may mga option siya na pwedeng makatipid kami, pero magandang quality yung gagawin niya. Or kagaya niyan, ang plano niya dito, hindi basta bakbak ng bakbak. Kasi tinapat kami, kung sagad-sagad ang extent, magastos talaga. Siyempre, ito ba naman tibagin mo? Diba? Ang hirap niyan. So, CR, baka hindi na namin din pagalaw kasi yan daw ang number one na mahal magastos sa CR at saka kusina daw. So, sinasabi ko na rin to sa inyo para may idea kayo pagka-engineer yung kinuha nyo. Talagang magastos. And expected naman namin ni Papa Ryan yun. Gagastos kami ng almost 1M. Pero syempre, gaya nga niyan, sabi niya, meron naman time na binibigay si engineer para makapag-prepare kami. And syempre, bilang may pangarap tayo, gagawa ng paraan, di ba? At saka, madali naman kausap, lahat naman yung madadaan sa pakiusapan about sa mga ganyan, na hindi ko hindi agad mapoprovide. Pero ang pag ano dito, yung sinabing estimated na layout dito, yung presyo doon, magagastos, yun ang ipoprovide namin para makakilos, para magawa na to ng layout.
So matrabaho, as in, compare sa kukuha lang kami ng, alam mo, mason-mason. Yung mga ano lang, yung tamang nag-extend lang, doon makakatipid, pero subok ko na yon. Nung nagpa-extend kami ng bahay dun sa bahay namin ngayon, una naming tinitirahan na ngayon, mura nga, pero ang daming problema, at saka basta, tamang extend lang, ganun. So ngayon ito, ipiniliwanag sa amin ni engineer, hindi ito basta extended lang na gagawin. Marami din, may mga tauhan din siya dapat bayaran. So, naiintindihan na marami yung part na yon. Kasi alam naman talaga namin, bawat pirma pa nga lang nila, may bayad na yan. So ganun talaga, may mga nagsasabi sa akin, naku, mag-engineer kayo, mahal dun. Ay oo, alam naman namin, mahal. Kasi may inaral yung mga yun at hindi basta-basta gagawa yan ng bahay nang ganun-ganun lang. Magastos talaga para kung gusto mong maayos, matibay yung bahay mo. And ito kasi, kagaya niya, nakita niya, yun din ang maganda. Bisitahin niya muna yung bahay para makita niya talaga bago siya mag-estimate. Itong floor, itong tiles na to, napansin niya na eh. Tinanong ako kung kasama daw sa punch listing ko. Yes, di ba na panood niyo yun? Lahat ay sinama ko sa listahan para palitan. Pero ito kasing tiles na to, flooring, alam kong hindi nila mababago yan. Hindi na nila babaguhin yan. So ang pinag-usapan namin ni Papa Ryan, ipapabago namin yan soon na lang. Pero alam namin magastos yan kasi mahirap bakbakin yan. Napansin na ni engineer may mali sa ano, may hindi siya, uneven siya. So mali, pati yung doon sa labas. Marami siyang nakitang maling sukat. Yung CR, napansin niya, okay na raw yung wag na, kasi okay naman. Sa bagay, nung yung CR, wala naman akong masabi doon, napakita ko sa inyo. Okay naman siya nung yung tiles na napabago naman nila. Ito lang talagang sa sala, hindi talaga yan. Alam kong hindi nila gagawin yan. Kasi iniisip nila magpapabago kami. So yun, and then yung pinto, talaga niya, pababago namin, hindi rin nila pinalitan. Mahirap pa rin buksan. Bintana, wala silang ginawa. Lahat ng complaint ko, wala silang ginawa. So yun, mamaya punta ako dun sa office. Bukas pa naman yon, pero sasara sila alas 12. 1:30 yata open nila dun. Tanungin ko lang yung about sa requirements. Sa permit, alam ko may permit na nabanggit. So sana wala. Sana pwedeng wala. Kasi yun lang, yun, magastos din yun yung mga permit. So yun, sinshare ko sa inyo to para if ever na kayo din ay dumating din yung time na magpapagawa kayo ng bahay, bagong kukuha kayo ng bahay, then gusto nyo ipabago, I suggest na engineer na rin yung kunin nyo. Yun nga lang, pag-iipunan nyo kasi, pero kung may kakilala kayo na ano, sige, na mas trusted nyo, pero ako lang, based sa experience ko, yun, kahit alam namin mahal, kay engineer umali na kami. So, and may page yun, lalagay ko sa description box, pwede nyo i-check yung mga ginagawa nila doon. Ayan, so mamaya pa kami. Anong oras tayo dito pa? Aalis na kami? Alis na tayo, alis na pala kami. Punta pa kami ng opisina. Baka mag-break time yun. Oo, anong oras na? Kasi alas 12 mag-aano yun. Ha? Babalik na lang kami. Tapos ayusin lang namin yung ano. Oh, 'di ba? Ang hirap isara, nahihirapan si Papa Ryan. Wala talagang inayos kahit talaga. Yun ang pupuntahan ko dito sa opisina, sa clubhouse lang 'yun. Wala, as in wala silang inayos. Nakakadismaya lang, guys. Lahat dito talaga papalitan. So ayusin ko lang yung gamit bago kami umalis, kasi baka kami maiwan dito. Ay, parang tingin ko, guys, may pumapasok dito. Nasa kanila pa yung main. Kukunin ko na yung susi na duplicate kasi wala din naman eh. Kaya nga ako iniwan sa kanila para maayos nila yung problema. Kaya lang, ang problema, hawak lang siguro nila yung susi, pero hindi nila ginagalaw. So yun, guys, punta kami sa ano, sa office. Dito lang yun sa subdivision, sa clubhouse. Sa ngayon, nandoon ang office. And then, habang under construction pa to eh. Clubhouse pa yung transaction lahat. So, i-ano ko lang to. Ubus na yung tubig mo. O, isasaling ko lang to. So, let's go na. Paano nga to nilalak? So, ganito.
Wala nang naiwan yung basahan. Dadalhin pa yung basahan. Basahan na eh. Alis na kami. Punta na kami sa ano. Padlock natin ito. Hi! Ang init, Diyos ko. Alis niya ba sa dyan? Naka sa dulo. Dyan ka na? Nakakuha na ako ng requirements para sa pagpa-extend, pagpagawa ng construction dun sa bahay. So, matrabaho din talaga. Ano? Ito, ayos na guys yung ano. Last time, lupa pa yan eh. Nakita nyo, lupa pa yan. Ngayon may sumento na siya. Magandang ganapan din ito ng mga event like Dibu, wedding, pwede na rin kung gusto. Dito lang yung ano nyo. So, Dibu ang maganda, tsaka birthday ng mga kids. Tapos, meron siyang pool na maliit para sa kids, then may pang-adult. Okay na din. Tapos, yung ano, yung court, pakita ko sa inyo, parang nagagawa na rin yung court. Ayun o, mabilis din naman. Ayan, meron siyang para, anong tawag dyan, cottage. Ayan. Tapos may CR doon. Ang ganda rin. Parang alam niyo yung sa yung mga exclusive subdivision na may mga ganyan. Sana lang ma-maintain to. Okay lang sa amin kung may entrance to pagka maliligo. Kasi para di ma-maintain yung ganda ng entong clubhouse. Tapos tingnan niyo yung doon. Ayos na siya. Maganda siya. Marami talagang magagawang ano dito kung mag-i-event kayo. Ayan. Tapos yung cottage nila is parang malaki din siya. Eto tingin ko meron pa siya. Baka ilaw or something ganun. So ganyan. Ang ganda. So siguro at saka malaki yung clubhouse dito compared doon sa amin. Maliit lang. Eto ang laki talaga. Malaki talaga siya. So I think hindi pa to ano, parang, ayan, lalagyan pa nila dito ng ano yan eh. Nang, eto, hindi pa, eto na lang din. Pero mabilis na rin yung pagpagawa nitong clubhouse. Ayan, so maganda na to pag nagawa. At maganda to kung may bakod na mataas para hindi, ano, hindi siya, basta kung sino-sino nakakapasok. May access doon para sa phase 2 na which is yung mga townhouse. Dito yon alam ko diretso doon. So sana soon masarado na rin yun kasi maganda kung nakaseparate talaga kaming yung mga single and then yung townhouse. Para syempre magkaiba eh. Magkaiba kami ng ano. May mga kanya-kanyang rules. Ito naman yung office sa ngayon ng developer para yung mga complaint namin dito yung pina-process. Dito kami pumupunta and then yan. So meron pang mga barracks kung tawagin yan kasi di ba nga under construction pa tong subdivision. So let's go na guys. Kami ano mang ginagawa nito ni Chelsea? Talagang tinuwa nakasalamin pa yan, nakasinamorol bag pa yan. Tapos may kasamang ilaw. Ay hindi namin na-check yung ilaw kasi nga dumating na agad si ano dito Bansoy. Titingnan niya lang daw yun. Kana. Dito tayo dumaan. Wait na lang namin dito. Wait na lang natin si Papa. Yan, dadaan na lang si Papa Ryan dito. Nandoon yung e-bike. Gusto ko dito na rin ganapin yung birthday ni Ate Rian. 18 birthday. Pero sabi ni Papa Ryan, baka doon na raw sa malapit sa amin. Gawa ng mga friend niya is nandoon. Pero kung ako, kung sa event at makakatipid, kasi next year pa naman yun, maganda na dito. Kasi yan na eh, may pool na. Then ang ganda pa ng ano oh. Ang ganda pa ng pwedeng maging entrance niya. Or pwede doon. Kasi yung entrance doon pa ganun. So ayan na si Papa Ryan. Hello. Ayan na. Sige na, mainit. Wala kami dalampayong. Sobrang init guys. Lalapag ko muna kayo. At uupo ako sa sahig. So yun yung aming lakad ngayon. Yun yung lakad namin ngayong araw na to. Pakainit. And titipid-tipid na ako guys. Di na mag-check out. Hindi talaga naman mahal na ng pagpagawa ng bahay. At expected naman namin yun. Pero, ang maganda doon, nung nagsasuggest si engineer, ayusin ko kayo ng konti, doon sa bahay, kasi di ba nililibot niya yon, tinitingnan niya, ine-estimate niya nga eh kung magkano yung magagastos. Sa bibigay siya ng idea
ng paano magiging style. Ang maganda doon, yung idea ni engineer ay may mga tugma naman sa gusto namin. Kagaya lalagyan siya ng balcony sa taas, then lalagyan ng lanay. Dati kasi naisip namin, lahat extends agad yun sa taas. So sabi lang ni engineer, hindi maganda yung sagada na extend sa taas. Mawawala ng forma yung bahay. Pero anyway, makikita nyo naman yung kapag kainano na. Kapag ready na talaga, hindi naman kami inaagad-agad ni engineer na magbigay, ganyan. Pag ready na kami, meron na kaming pera pampasimula dun sa bahay. Kasi syempre, makakakilo sila pagka nagbigay na kami ng estimated na gastos. Yung paunang gastos pa lang yun. So, saan na sasabihin guys kung magkano talaga yung total na nagastos namin doon. Sa ngayon, estimated pa lang naman kasi yung presyo. Kaya, hindi ko pa ma-reveal magkano yung agad, magkano yung talagang pagpapagawa doon. Ayun, so papaalam na ako. Hanggang dito na lang ang aking vlog, ang aming vlog. And, natatain na ako guys. Ayun, bye-bye na guys. See you on my next vlog. Bye. Bye na bye. Bye. Bye-bye.